Hey guys, welcome to my YouTube channel. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga naniniwala at sumusuporta po sa ating channel. So, ngayon guys ay pag-uusapan natin, meron tayong isang organic viewers na nagtatanong dahil napanood niya yung previous vlog natin kung paano i-connect yung Skyderic sa mga smart TV. So, natatanong niya guys kung paano kung yung makalumang TV ang ginagamit nila. So, pwede bang ma-connect yung Skyderic Digibox sa CRT na television? So, ano ba yung CRT? CRT stands for Cathode Ray Tube na TV. Kaya nagawa ko itong vlog na ito dahil sa katanungan yun. So, nag-isip-isip din ako na kung saan yung gamit ng meron kasing dala siya na yung box ng Skyderic Digibox, meron siyang dala na composite cable. Yan, ito siya guys. So, composite cable siya. May yellow, pula, at saka puti. Pero, so, yung kabilang dulo ay meron parang 3.5 mm na jack. So, nung matanong ng viewers natin kung pwede ba i-connect yung makalumang TV sa Digibox. So, doon naalala ko itong composite cable na ito. Kung saan ba talaga ang gamit ito. Kasi nung kinabit ko siya, yung Digibox natin, ay diretso na siya sa HDMI. So, hindi ko na to pinansin. Parang binaliwala ko lang to. Nasa loob lang to ng ano, box ng Skyderic. So, naalala ko nung tinanong ng isang viewer natin. Kaya, samahan niyo ako guys at ating alamin at ituturo ko sa inyo kung paano ba i-connect ang Skyderic Digibox sa makalumang TV o CRT TV. So, ito na siya guys. Ito yung kanyang composite cable o RCA. At yung kabilang dulo niya guys ay 3.5 mm na jack. So, ito yung gamit niya guys. Titingnan natin dito. So, ito yung Digibox. Ayan. So, kung mapapansin natin, yan dito ikabit yung ano, yung antenna o yung galing sa satellite dish. And then dito may USB siya. May USB siya, and then dito natin kung mapapanood nyo yung ibang vlog ko, dito natin isaksak yung USB kung gusto nating mag-record ng movie galing sa Digibox na ito. And then ito yung HDMI output niya, and then ito yung input ng power supply. So yung power supply niya ay dito ikabit. So kung mapapansin natin, may isa pang butas dito, kaya dito pala isaksak itong ano, 3.5 mm na jack. So yung may nakatatak na EV, ayan. So dito siya ilagay. And then ikabitin natin yung kanyang ano, coaxial cable. Ito yung galing sa kanyang satellite dish. Ayan, ikabit natin siya guys. So, 3D lang siya. Ayan, so pagkatapos, kung na-set up na natin yung Digibox, so ito yung kanyang power supply. And then ito yung composite cable. May out siya na pula, yellow at saka puti. So kung maalala natin guys sa mga CRT na TV, ang input talaga ng audio at saka yung video ay ito lang.
So bali sa ngayon guys, wala tayong CRT TV. So ipapakita ko lang sa inyo na itong composite cable ito ay pwede siya maikabit sa makalumang TV o yung CRT TV. So yung gagamitin natin ay yung ano lang, yung TV natin na available. Kaya sundan nyo lang guys kung saan ito i-coconnect. So ito na siya guys, i-coconnect na natin. So kahit na ano, medyo upgraded na yung TV natin, so meron pa rin siyang mga RCA input. Ayan, so sa mga CRT tube na TV, ito lang yung pwedeng pagsaksakan natin sa kanyang audio. So wala na siyang ano, HDMI, wala na siyang USB. So talagang dito lang, ito lang yung pwede nating mapagsaksakan. So sa ngayon guys ay ituturo ko sa inyo na yung Digibox na inaakala natin na HDMI lang, HDMI cord lang yung pwedeng ikabit, ay pwede pala siyang ikabit via composite cable. So follow lang natin. So kung titignan natin, ito yung audio niya, left at saka right, and then ito yung kanyang video. So pareho lang din ito sa makalumang TV, mayroong audio at saka video. So sa color coding guys, yung yellow talaga, yan yung kanyang video. So kukunik natin siya dito sa video na port. And then ito, follow lang natin yung audio left at audio right. May color coding naman, puti at saka pula. Ayan. So ang setup na ito guys, parang nag-setup tayo sa ano, CRT TV. So ipapakita ko sa inyo na hindi HDMI cable yung ginamit ko na pang-connect mula sa Digibox patungo sa TV. So gumamit tayo ng composite cable. So titesting na natin guys. Ayan, so na-setup na natin, nasaksak na natin doon sa likod yung composite cable, nasaksak na natin doon sa likod ng TV, at saka dito yung 3.5mm jack nya, sinaksak natin dito sa nakatatak na EV. Ayan, so sinaksak na rin natin tong kanyang power supply at yung coaxial cable galing sa ano, satellite dish. So power up na lang natin siya guys. So isaksak natin yung adapter ng Digibox. Pindutin natin yung power. Ayan, so nag-indicate na rin na yung ano, yung green lead niya. So nagpa-power on na siya guys. Ayan, so ipapakita ko na sa inyo na pwede pala yung Digibox ay makunik lang sa makalumang TV o yung CRT TV. So ayan guys, ito na siya guys. Ipapakita ko na sa inyo. Bali itong jack na ito ay mula ito sa likod ng TV, yung kinabit natin na composite cable. And then sa ngayon ay i-coconnect natin siya sa ating Digibox. So parang setup ito guys sa makalumang TV na kinokonika ng Digibox. So i-select muna natin yung input ng ano, i-back muna natin. Ayan. So select tayo ng input, doon tayo sa video. Ayan. So ngayon guys ay i-coconnect na natin yung composite cable. Kukunik na natin sa Digibox. Ito siya guys. So ayan guys, na-connect na natin yung jack na 3.5mm dito sa Digibox na ano, dito sa nakatatak na EV. So pwede siya guys. Ayan, volume natin konti.
Ayan, so may audio na siya, may video pa siya. So ito yung connection natin ngayon, guys. Itong 3.5mm na jack ay ang karugtong niyan ay ang composite cable. Ayan, ito siya, guys. So sa nagtatanong natin na viewers na kung pwede ba na yung Digibox ay i-connect sa makalumang TV o yung CRT na TV. So pwede siya gamit itong composite cable. So yun lang, guys. Pwede ma-i-connect natin yung isang Digibox sa makalumang TV o CRT TV. So sa nagtatanong, sana po ay nakatulong ang video ito. At sa mga bago pa lang sa aking channel, ay huwag nyo nang hintayin pa. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Subscribe na kayo sa aking channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang uploads. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood.